In the first reading, we are invited to allow our God to radiate His glory in our midst and also to look at the deeper meaning of Christ's suffering. At the same time, to look at the meaning why we are also sharing in that suffering of Christ as we look back or as we examine our daily experience. In the Gospel, we are reminded not only to be amazed at what Jesus did during His lifetime while He was here with us on earth, but rather to be amazed of the daily effects or experience that we encounter with Jesus in our daily lives. Kung mapapansin po natin sa Ebanghelyo, yaong mga tao, kasamang mga apostol, napahanga sila sa ipinakikita ni Jesus sa kanyang gawa. But they were told, sinabihan sila, na ang Panginoon, ang anak ng Diyos, ay magbabata ng hirap at siya ay mamamatay sa kamay ng mga tao sa Jerusalem. In the first reading, we have heard that there were multitude of people in Jerusalem, but there were beasts. Ipinapaliwanag sa atin na sa gitna ng ating pananampalataya, mayroon din tayong may encounter na mga taong hindi naniniwala at hindi pa lubusang tinatanggap ang liwanag ng Diyos. Kaya kung tayo man ay nagdaranas ng hirap, pagsubok, ipagpalagay po natin na ang mga ito ay pakikiisa natin sa paghihirap ng Diyos. We share in that suffering and sacrifices of Christ. At hindi lamang tayo ma-amaze sa ipinakita ni Jesus, kundi ang resulta pagkatapos niyang muling mabuhay. Tayo ay binigyan ng panibagong liwanag, tayo ay binigyan niya ng panibagong pagkakataon na makapiling niya at makaisa niya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. In every difficulty, suffering, and sacrifices in our lives, may we see the result that we are strengthened. We become more strong and we become more careful so that we may not repeat the same mistakes again kapag tayo ay nagkakamali. Kapag tayo ay nadapa, matututo tayong mag-ingat dahil ayaw na nating muling maranasang madapa. Kaya ang mga pagsubok, ito ay biyaya sa atin upang matuto, hindi para parusahan o pahirapan. Sa Eucharistia, hilingin natin sa Diyos na sa pagtanggap natin kay Jesus, tayo'y humanga hindi lamang sa mga nagawa na niya, kundi sa mga ginagawa niya araw-araw sa ating buhay dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Amen.